So, narito po ang News TV Quick Response Team sa Indang, Cavite, kung saan nauwi sa madugong pagtatapos ang pagsisilbi ng search warrant sa lungga ng sinasabing leader ng isang kidnap-for-ransom group. Isinagawa kanina madaling araw ang operasyon sa liblib na bahagi ng barangay kay Quit 1. Subject ng operasyon ang nakaabol na si Police Staff Sergeant Magdaleno Pasha, leader ng Pasha kidnap-for-ransom group. Kaugnay sa reklamong illegal possession of firearms and ammunition. Pero, hindi pa man daw nakakalapit sa lugar ang mga operatiba ng PNP anti-kidnapping group at Indang Police, pinagbabaril na sila. Gumanti naman ang mga otoridad. Napatay sa engkwentro ang umanay kanang kamay ni Pasha na si Vence Benice at dalawa pang suspect na hindi pa nakikilala. Wala sa lugar at nahuling naka-assign sa Southern Police District noong 2016 bago nag-ahul. Nakuha sa lugar ang ilang baril, bala at coaching service vehicle umano ng grupo. Ayon sa Cavite Police, mga Chino ang karaniwang binibiktima ng Pasha KFR Group. Mga kapuso, bago tayo sumahim papawid, pinuntahan ng inyong lingkod ang liblib na lugar sa barangay kay Quit 1, kung saan umano nagkukuta ang kidnap-for-ransom group na subject ng operasyon kanina. Ipakikita ko po sa inyo ngayon, mga kapuso, ang itsura ng safe house na sinasabing pinagtataguan ng mga suspect na inoperate ng PNP anti-kidnapping group kanina madaling araw. Kung inyo makikita, nasa gitna po ito ng sagingan. Humigit kumulang 20 minuto ang layo nito mula po sa sentro ng bayan ng Indang. Hindi lang ho natin mapasok ang mismong property na ni-raid ng mga police dahil wala pa ho tayong permiso mula sa kanila. Pero ayon po sa mga residenteng ating nakausap, dito naka-engkwentro di umano ng mga alagad ng batas ang mga target ng police operation kanina madaling araw na sinasabing involved sa kidnap for ransom activities. Hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa mga karating pang lugar dito po sa Pilipinas. Congrats po ng insidente niyan. Gumawa tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Luzon Field Unit ng PNP Anti-Kidnapping Group, si Police Lieutenant Colonel Villaflor Banawagan. Hepe, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT, sir. Sir, magandang hapon din po sa inyong lahat. Unahin ko lamang po itong si ex-policeman Magdaleno Pasha na sinasabi sa ulat na ulo ng kidnap-for-ransom group na ito. Ano ho ba ang kaso at wanted po ba sa anong kaso itong si ex-policeman Pasha, sir? Sir, si ex-PO3 Magdaleno Pasha ay allegedly involved siya sa may kasong robbery bago siya na-dismiss. Robbery at saka yung parang possession yata ng explosives. So ang assignment niya dati ay nasa SPD, Southern Police District. Bago nagkaroon ng dismissal, and I think he did done a whole lot of time na yun. Ayon po sa inyong intelligence information, Sir Villaflor, cited si ex-policeman Pasha dito po sa safe house na pinasok ng inyong grupo kanina madaling araw? Yes, sir. Actually, si PO3 Pasha ay according sa ating informant ay kasama siya sa yung kasama yung grupo na yan, yung tatlong na encuentro natin. At itong isang alias Pigsa o Pins kung tawagin, ay ito yung kanang kamay niya. At yan lagi ang kasama niya, and fortunately, di lang natin naabutan mismo si ex-PO3 Pasha. Kamusta po ang follow-up operation ninyo para dito kay ex-policeman Pasha, sir? Sir, tuloy-tuloy po ang ating operation against the group of ex-PO3 Pasha. And may mga intelligence at saka mga monitoring kaming ginagawa kasi ay very active itong grupo pa rin sa when it comes to kidnapping. Ito ay hindi lang allegedly, itong grupo na to ay hindi lang kidnapping ang sinasabing pandin activities nila. There are also
other activities na ito ay yung grupo na ito ay very active. Sir, bago tayo humantong dito po sa modus ng grupo, kaninong lote yung sa inyong pagsasaliksik? Kanino po ito nakapangalan, sir? Kanino ito? Sino po ang may-ari? Yan po ang aming inaalam po ngayon kasi kung paano napunta yung grupo na yan, paano allegedly yan ay nirentahan ng grupo na yan or yung itong mga araw lang na to. So until ang ating informant naman ay title niya yung grupo na to kasi kilala naman niya yung grupo na yan at siya ay aming matagal ng ilang buwan na rin na aming ginagamit. So yun ang naging daan para kami po ay mag-apply ng search warrant para sa grupo na yan. Sir Bill, papunta sa patungkol sa kanilang operasyon, maaari niyo ho ba ipaliwanag sino-sino ang huwag natin pangalanan, ano po, for confidentiality. Sino ho ang mga nabiktima nila lately, magkano ho ang kinuhang ransom, at yung kanilang modus, sir? Baka pwede nyo may paliwanag sa ating mga taga-subaybay. Sir, yung kuwan naman, ito naman ay on record naman. Yung grupo na yan ay involved sa ito. Meron kaming mga records sa AKG. Ito ay involved sa kidnapping for ransom. Noong January 14, 2016, kay Kasiang Gu at yung isang kasamahan niya. And allegedly, nagkaroon dito nakakuha sila ng ransom. Pero ito po, Kasiang Gu, ay sila po ay, kasi dalawa ito, dalawang biktima, sila po ay nagdemanda sa grupong ito at nagpunta sa opisina. At ito ay, ang na-file nilang kaso noon ay yung kidnapping for ransom and serious illegal detention with homicide kasi namatay po yung kasama ni Kasiang Gu noon. And then, nung Mayo naman, ito ay nakita natin sa naipalabas naman ito sa TV Patrol, nakita natin yung grupo na yan ay allegedly involved din sa pag-kidnap kay Mr. Li Chow sa bandang Pasay City KTV Bar. So, allegedly, nag-demand sila ng 50 million RMB, which was na-aired noong na-aired ng ABS-CBN noong last June 2018. So, nakita natin na yun ang naging daan naman para nakita natin, para makilala natin yung mga mukha nila dahil caught by CCTV sila at wala man lang mga takip yung mga mukha. So, yan din ang isang insidente na kung nila at marami pa na involved na ang mga to and in cahoots with the Chinese, of course, mga Chinese kidnappers din. Paano po nila ine-execute, Sir Bill, ang kidnapping, yung kanilang modus para ho maipaalam natin sa ating mga kababayan? Yung intelligence information namin ay allegedly itong mga Chinese na yung sa upper level nila, ng mga sindikato rin ay sila po ay kwan, sila po ang naghahanap, sila po ang tigahanap ng mga target nila. So isang modus nila ay invite nila yung mga medyo may kaya dun sa China na magtrabaho, maging dito sa business. And pagdating dito, yan na, yung mga Chinese kidnappers na yan ay gagamitin na itong Kasiang Group. So minsan, allegedly, yung ibang biktima nila sa airport pa lang, sinasalubong na nila. And then, pag salubong doon, yan, kinukuha na nila, kidnap na nila until, yan na, nagkakaroon ng demand, nagkakaroon na ng basta nililimas nila yung mga kanila, mga nabibiktima nila. Aabot pa sa punto na kung wala silang makuha, ay aabot pa na magpapakuha sila ng ransom pamilya nila sa China. Sir Bill, bukod po doon sa mga Chinese na sinasabi ninyong kasabwat ng grupo na ito, meron pa ho bang ibang personalidad kayong iniimbestigahan ngayon na kasabwat din ng grupo, sir? Meron din kaming mga intelligence information na meron ding allegedly kasabot na mga
mga pulis, meron din yung mga ex-pulis, meron din yung mga other personalities. Pero hindi pa namin pwedeng i-bulgar din lahat dahil ito ay aming tuloy-tuloy na dinudutukan pa. Huling tatlong punto, Sir Bill, yung pong pulang kotse na nirespondihan din ng Highway Patrol Group na nakuha sa loob ng property, ano ito? Karnap, anong kaugnayan dito po sa inyong investigasyon, sir? Yan po, yung sasakyan na allegedly nagamit nila, na before the search warrant, actually meron kaming yung naibato rin sa aming information na yung grupo na yan, ilang araw na gamit nila. Yung kulay na yan, kulay pula na Suzuki Ertiga. Yan at nagkataon naman na yung isang araw ay nag-coordinate din sa amin yung HPG na merong mga sinasabi nilang nakaranap na vehicle and nai-record nila sa amin sa kasi nag-request din sila ng mga lockup yung sinasabi namin location ng mga allegedly na mga gamit ng yung nakuha nilang mga cellphone sa owner ng sasakyan. And then other data nibigay din sa amin. And then eventually nung nag-search kami itong kanina ay abutan nga namin yung sasakyan na yan, and then alala namin po yung description ng sasakyan na nung nakaraang araw ay pinaghahanap din at HPG. So nung binaturin namin sa kanila, i-coordinated with HPG Cavite, and then di Cavite, coordinated also with HPG Rizal. Kaya nung nagpunta sila and then na-verify nila, yun nga yung nagkataon din naman na yun din pala yung inaanap nilang karnap vehicle. Sir Bill, dumating na po tayo doon sa panahon na kung hindi man bumaba, talagang totally, wala akong kidnap for ransom incidents sa buong bansa. Bakit sa inyong palagay nito mga nakalipas sa taon at buwan, muli na naman yata ang sumisibol ang operasyon, sir? Yan nga, sir. Ang pinutukan ng APG ngayon sa pamumuno ng aming acting director, Police Colonel Jonel Espomo, siya ay talagang very conscious. Talagang tutok na tutok yung sa mga nangyayaring mga kidnapping incidents ngayon. Lalo na itong casino-related kidnapping incidents. Ang dami. And nakita nyo naman yung AKG, ilan na yung mga nahuli natin, ilan na yung nakuha natin, na-present natin, na-rescue, at saka yan yung mga nahuli nating kapwa nilang Chinese na mga suspects. Baka meron doon kayong paalala, mensahe sa ating mga kababayan, lalo na ho yung mga pakiramdam nila ay posibleng maging target sila ng ganitong klase ng modus, sir. Yung sa individual na concern natin, ito nga, medyo hindi naman masasabi na alarming pa, pero siguro yung pag-iingat natin sa sarili natin, lalo na yung nakikita natin at narinig natin sa mga reports na karamihan mga may mga maraming kidnapping dyan sa casino nangyayari. So in-address po natin yan in coordination with other fund and other law enforcement din. At sir, gusto ko lang kwan pala, idugtong din na yung search warrant, yung implementation ng search warrant, ito ay joint operation with the RID, Regional Intelligence Division ng Pro 4A, with the Cavite Police, particularly itong Indang Municipal Police Station. So kami po, and then with the AKG, kami po ang nag-serve actually ng search warrant na internet po. And yun yung na-recover na kwan na motor vehicle. Yun, sumunod naman yung HPG nung nalaman nila na yung sasakyan ay na-inform namin na allegedly itong sasakyan ay gamit ng mga kidnapper ay parang may na-information na karnap din kaya binerify din nila.
kagad ang HPD Binte ay napunta kagad at na-verify kagad yung stops din ng sasakyan. Mga kapuso, ang hepe ng Luzon Field Unit ng PNP Anti-Kidnapping Group, si Police Lieutenant Colonel Villaflor Banawagan. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Sir, magandang hapon po.